Maligayang pagbabalik mga kasolid, batang namamalimos dati, isa ng sikat na boxer sa kasalukuyan na Naoya Inoue, nagbago na naman ang isip at Prime Casimiro, hindi raw mananalo sa tinaguriang Japanese monster, Naoya Inoue. Para sa ating unang balita mga kasolid, unti-unti na nga sumisikat at unti-unti na rin nakikilala itong boxingerong si Vince Parras. Dedicated nga itong si Parras sa kanyang profesyong pinasok at mula nga nang makatikim ng dalawang magkasunod na talo noong 2018 ay tuloy-tuloy na ang nagiging panalo niya hanggang sa kasalukuyan. 7 win streak at 1 draw. May kartada nga itong si Parras na 20 wins and 2 losses. Meron itong knockout ratio 75%. Merong taas na 5'2.5 inches at reach 64.5 inches. Si Kabayan ay tubong General Santos City, Cotabato. At nabigyan na rin ng parangal at papuri ng ating Senado. Bago nga nag-isang professional boxer itong si Parras ay dumaan sa matitinding pagsubok. Sa katunayan nga ay nakaranas itong magmalimos sa lansangan na. Hanggang sa makilala niya nga itong legend coach, itong si Coach Reddy Roots na nagbigay sa kanya ng katuparan para sa kanyang mga pangarap. Ito nga ang si Coach Reddy, ang isa sa mga naghubog dito kay Vince Parras para maging isang matagumpay na professional boxer. Masasabi nga natin mga kasolid na medyo malayo-layo na rin ang naabot nitong bagitong si Vince Parras, lalo na nang makilala siya sa bansang Japan. Tinagurian nga Crown Guard Assassin, kaya ginagigiliwan siya ng mga Japanese boxing fans. Dahil nga nakitaan siya ng potensyal ay may magandang plano sa kanya ang mga Japanese promoter at alam din ng mga promoter na malakas humatak ng tao itong si Vince Parras dahil nga sa kasalukuyan nga ay kinagigiliwan ng mga boxing fans. At isa pa nga sa magandang plano sa kanya nitong Treasure Boxing Promotion ay bigyan ulit siya ng laban at posible nga maging undercard itong si Vince Parras sa bakbakang Naoya Inoue kontra sa ating kababayang si Marlon The Nightmare Tapales na gaganapin sa bansang Japan. Kaya kudos at isang good luck sa ating kababayang The Round Girl Assassin, Vince Parras. Sa kabilang balita naman mga kasolid, isang batikang journalist at kinikilala sa Pilipinas, ito nga si Mr. GM Siasat na nagbigay ng pahayag at komento sa naging performance ng ating pangbatong si Cuadro Alas regarding sa kanyang huling laban kontra nga dito sa Japanese boxer na si Yukinori Oguni. Ayon nga kay GM, kung ganito ang kanyang magiging performance ay siguradong hindi siya mananalo sa laban dito kay Wonderboy kung sakaling silang dalawa ay magkakaharap. Pahayag pa nga nitong si Mr. GM kahit daw ang nasa prime na Casimiro, sa tingin niya ay hindi mananalo dito kay The Monster ng Japan, Naoya Inoue. Pakinggan natin mga kasolid ang mga naging pahayag nitong si Mr. GM courtesy of Sports Manda Channel. Ni Naoya Inoue, kung ganyan ang galaw mo. To be fair, ako naman, kahit nung prime niya, di naman ako naniniwala tatalunin niya sa Inoue, to be fair. But I believe that he's going... Ayun yung 100% preparado na General Casimiro at ayun ang kailangan ng General Casimiro moving forward. Forget Naoya Inoue. Kalimutan mo muna yung turtle na yan. Okay? Kasi talagang wawasakay ka ni Naoya Inoue kung ganyan ang galaw mo. Medyo may katindihan nga ang mga banat nitong si Mr. GM kay Angas ng Pinas dahil sa kanyang opinion kahit yung nasa prime pa na Casimiro, hinding-hindi raw itong mananalo kay Naoya Inoue. Lalo na daw ngayon sa ipinakita niyang performance sa laban kontra Oguni. Samantala, Japanese monster Naoya Inoue nagbigay na rin ng pahayag ayaw daw niyang lumaban sa mga weakest boxer. Tila patama nga ito sa ating pangbatong si Cuadro Alas Janriel Casimiro. Mga Japanese boxing fans, hindi na raw interesado sa bakbakang Casimiro at Inoue dahil nga sa ipinakitang performance ni Alas kontra Oguni. Request nga ng mga Japanese boxing fans, sumakit na lang ng featherweight itong si Inoue pag makuha ang undisputed sa super bantamweight division na hindi na daw niya kailangang labanan pa itong si Janriel Casimiro. Banat ng isang hapon, Casimiro is more than disappointing. He was a poor man who just wanted a lot of money. May nagsasabi namang Casimiro is not a monster on part with Naoya Inoue. Casimiro is not strong as I thought he won't be Inoue's opponent.
Matitindi nga ang mga naging komento at critics ng mga Japanese boxing fans sa ating pangbatong si Angas ng Pinas. Kaya tingnan na lang natin mga kasolid kung ano pa ang magagawang paraan ng mga Japanese promoter na humahawak sa kasalukuyan sa ating pangbatong si Cuatro Alas General Casimiro, kung kakayanin pa ba nilang ikasa ang bakbakang Casimiro kontra sa pangbato ng Japan na Naoya Inoue. Marami rin ang nagsasabing disappointed daw itong mga Japanese promoter maging itong si Mr. Honda sa kanyang napanood na laban. Kaya ang pinakamaganda dito mga kasolid ay makasagupa sana ng ating pangbatong si Alas itong si Luis Pantera Neri. Isang magandang bakbakan nga ito mga kasolid para magkaalaman na kung matutuloy pa ba ang bakbakang Casimiro at Naoya Inoue dahil sa kasalukuyan na ang plano nitong Japanese monster. Kapag nga natalo itong ating pangbatong si Marlon Tapales ay aakyat na sa featherweight division na alinsunod ngayon sa kagustuhan na nitong si Lolo Bob Arum ng Top Rank Promotion. Ano sa palagay niyo mga kasolid? May pag-asa pa bang magharap ang Angas ng Pinas at ang Japanese Monster? Isang komento naman dyan. Hanggang dito lang mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs, bro!